Ang susunod na programa ay rated PG. Ito ay nangangailangan ng patnubay at gabay ng magulang para sa mga batang manonood. Nauna pa ang mabaliw itong si Zoe kaysa sa tatay niyang si Carlos na nasa mental hospital. Dahil sino ba naman ang matinong tao na mananaksak ng tinidor sa likod? Palibhasa kaya na rin niya kasi isinisisi ang lahat ng mga kamalasan niya sa buhay na siya lang din naman ang gumawa. Sa kabilang banda naman, nakakapagtaka din naman itong sina Lynette at aling Susan dahil lagi na lang silang nasa Apex. Pero wala ka namang matatandaan na doon na rin sila nagtatrabaho tulad ng batang doktora. Gayunpaman, nagpaalam nga itong si Lynette kay Annalie na mauuna na daw siyang umuwi. Sabi ni Annalie na patapos naman na daw ang duty niya. Kaya antayin na lang daw sana siya para sabay na sila at nang may makasama nga itong nanay niya sa pupuntahan niya. Tumanggi naman si Lynette. Malapit lang naman daw kasi ang pupuntahan niya. At nang makaalis na nga ito, ay napansin ni Aling Susan na parang natutulala itong batang doktora. Tinanong niya nga ang apo niya kung ano daw ang problema. Sagot naman ni Annalyn na hindi niya rin daw alam pero bigla na lang daw siyang kinutuban matapos umalis ng nanay niya. Kaya naman pala dahil nasa peligro nga itong si Lynette. Namataan kasi ito ni Zoe na nag-aabang ng taxi at yun na rin ang nakita niyang pagkakataon upang magantihan niya ang batang doktora. At sabi pa na kukunin niya daw lahat ng mahalaga kay Annalyn at siya naman daw ngayon ang iiyak. Lingid naman sa kaalaman nitong si Zoe na kahit na magtagumpay siya sa pagsagasa niya kay Lynette, ay kilalang kilala naman ang plate number at pagkakakilanlan ng kotse na gamit niya. At walang ibang maituturong suspect kung hindi siya. Kaya naman kung isa ka rin sa mga nagnanais na malaman ni Zoe na si Madam Dubois talaga ang dahilan kung bakit namatay si Nadax at ang baby niya, i-click lamang ang like at subscribe button. Maaari ka rin mag-iwan ng komento sa ibaba para sa iyong mga salubin at suwestiyon. Maraming salamat sa iyong panonood.